tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Patuloy po ang ating pagdarasal para sa kapayapaan ng buong mundo. Hihilingin natin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Birhen ang katahimikan, lalo na sa pagitan ng Ukraine at Russia, sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ganon din po para sa namumuong tensyon sa pagitan ng North and South Korea, Taiwan at China. Kasabay ng ating pagdarasal para sa kapayapaan, tayong lahat ay magdarasal din para sa lahat ng mga may sakit. Hindi lamang yung mga naririto ngayon, ganun din ating ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB live streaming. Yung mga nasa kakani-kanilang tahanan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi yung mga OFW na may sakit nasa Europa, nasa Amerika, nasa Canada, nasa Asia, lalo na yung Middle East Asia and Southeast Asia, na may mga sakit. Nawa sa pamamagitan ng ating pananalangin, dinggin ng Diyos ang kanilang hiling o ang ating hiling na sila rin ay magkamit ng awa at habag ng Diyos at pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Ganon din ating ipagdasal ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga may sakit at lahat ng intensyon ng mga naririto ngayon na nakikipagdiwang sa atin physically sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan na siyang pinagmumula ng lahat nating karamdaman. Hilingin natin sa Diyos na pagalingin ang sakit nating pangkaluluwa at sakit na pangkatawan sa pamamagitan o simula natin sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria ang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan
at makinabang sa kalwalhati ang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioko sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lunsod na tinatawag na Elimain sa Persya. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unaang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antioko nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Anupat ang mga Israelita'y bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastanganang walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem. At ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lunsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw ang nananaig sa kanya, ang matinding kalungkutan, hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi. Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-alala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naaalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo. At ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan, yaong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita
sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang nangaghihirap, mga maging api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nilubig ang kamatayan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, nagladda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa 3 hanggang sa 7. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula po nung ang COVID pandemic ay naging epidemya na lamang, isa po sa napansin ko bilang rektor at kura-paroko ng Pambansang Dambana, ay dumami na ng dumami ang mga mananampalatayang nagbalik sa simbahan. In a way, kahit sabihin natin na may hindi magandang naidulot ang COVID pandemic, ito rin ay nagbukas ng kaisipan at ng isip ng marami sa atin ng kahalagahan ng 2 bagay.
pananampalataya, at buhay. Ang dami na nagpapatunay na nadoon nila nakita na sa isang iglap pwedeng mawala ang buhay natin. Kung loloobin ng Diyos, pwedeng dahil lang sa virus na hindi natin nakikita, bukas, pwedeng-pwede na tayo ay wala na sa mundong ibabaw. Marahil yung katotohanan yan, dala ng pandemya ang nagbukas sa marami sa atin upang muling magbalik loob sa Diyos. And in a way, pasasalamatan natin ang Diyos sa ganitong katotohanan. Bagamat sa pamamagitan ng pandemic, na-realize ng marami sa atin ang kahalagahan ng buhay at kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos, ito'y isang katotohanang dapat maging leksyon sa atin, hindi lamang bilang tao, kundi bilang mananampalataya. Ang laki ng idinami ng bilang nang nagpupunta dito sa Bambansang Dambana since COVID pandemic at humihingi ng panalangin at humihingi ng intercession ni Santo Padre Pio. Tuwing linggo, kulang na po ang parking ng Pambansang Dambana. Tuwing linggo, sa dami ng pumupunta dito at nagdadasal, humihingi ng intercession ni Santo Padre Pio sa kanyang pagpapagaling. Talagang ang sikip pumunta rito. Marahil dahil nga sa katotohanang na-realize ng marami sa atin ang kahalagahan hindi lamang ng buhay, kundi ang kahalagahan ng pagbabalik loob sa Diyos. At ang katotohanan yan ay binibigyang pansin at binibigyang diin ng ating mabuting balita ngayong umagang ito. Mahalaga ang Diyos sa buhay natin sapagkat siya'y hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos na buhay at Diyos ng buhay. Bakit tayo naririto? Hindi lamang sapagkat ito o ang pakikilahok sa banal na pagdiriwang ng banal na misa ay nagbibigay sa atin ng lakas. Sa maraming beses nating karanasan ng pagkapatay, maaring literally, hindi patay ang ating katawan, pero patay ang ating kaluluwa. At sino ang nagpapalakas sa atin? Hindi lamang yung mga taong malalapit sa atin na nagbibigay sa atin ng inspirasyon para ipagpatuloy ang ating buhay, kundi yung ating pananampalataya sa Diyos. Na alam natin na siyang haligi at sandala natin, lalo na sa mga oras na tayo'y hinang-hinana. Lalo na sa mga oras na wala tayong kakapitan kundi siya. Kaya ganun kahalaga ang Diyos. Kaya sinasabi ng Catechism of the Catholic Church at utos ng simbahan na tayo ay palaging sumimba. Hindi dahil inuutusan tayo ng simbahan para kanyang maging alipin, kundi sapagkat kita ng inang simbahan na ang paglapit natin sa Diyos ay para sa ating kabutihan. Bahagi ng commandment of the church, ang pagsasabing tayo ay dapat sumimba man lamang tuwing linggo. Sa anong katotohanan o sa anong kadahilanan? Upang tayo ay hindi lamang pukawin ang puso at isip sa katotohanan ng kailangan natin ang Diyos, kundi sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento upang
muling maibalik ang kalusugan hindi lamang ng ating katawan, kundi lalo't higit ng ating kaluluwa. May mga pag-aaral na nagsasabing magkaugnay ang katawan at ang kaluluwa. Kung ano ang iniisip, nagmamanifest sa katawan. Halimbawa na lamang, kapag negative ang laman ng inyong isip, mararamdaman ng puso at mararamdaman ng katawan. Yan ay kitang-kita sa inyong hininga o sa ating hininga. Pag kayo ay galit, ano ang reaksyon ng katawan? Mabilis ang tibok ng puso at malalim ang hininga. At sana'y hindi ganun lao. Mabuti kung ganun lamang. Kapag ka ang laman ng isip ay negatibo, ano ang nangyayari? Dahang-dahang nawawalan ang gana sa buhay. Just last night, I text sa isang malapit po sa akin at nahingi ng dasal sapagkat merong malapit sa kanya na nag-suicide. 23 years old. Ano ang dahilan? Depression. Nagselos at bunga ng selos, nalungkot, na-depress, at ano ang ginawa? Kinitil ang buhay. Ang pagkitil ng buhay ay isang output ng ano? Output ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng pananampalataya, at yun din ay palatandaan ng ano, sakit sa isip. Kaya nga sa mga ganitong sakit, kaya nga sa mga ganitong karamdaman, kailangan natin ang Panginoon. At kung kayo o isa sa inyong pamilya ay may mga ganitong nararamdaman, huwag mag-atubili na lumapit sa mga eksperto upang matulungan na maibalik sa kalusugan ang inyong isip, ang inyong kaluluwa at ang inyong katawan. Malaki ang magagawa ng pananampalataya. Malaki ang magagawa ng paniniwala. Lalo na kung kayo'y nawawala ng pag-asa sa buhay dahil sa inyong daladalang pabigat o sakit na pwedeng pangkatawan at pang-isip. Dito natin kakailanganin ang tulong ng mahal na Birhen at ng mga santo at mga banal, lalo na ni Santo Padre Pio. Very popular si Santo Padre Pio, hindi lamang sapagkat siya ay banal, siya ay nag-aakay, palapit sa Diyos, kundi dahil yung kanyang powerful intercession ay talaga namang ramdam ng marami, bunga ng kanyang pag-akay at pagpapagaling sa kung anumang karamdaman meron ang tao. Kaya nga, padami ng padami ang mga lumalapit sa kanya at humihingi ng intercession, hindi lamang po dito sa Pambansang Dambana. Sa iba't ibang centers or simbahan na kung saan si Santo Padre Pio ay iniluklok bilang patron, ay talaga namang dinudumog ng mga tao. Dahil marami ang nangangailangan ng pagpapagaling, dahil marami ang nangangailangan ng tulong dahil sa kanilang karamdaman. Kaya mahalaga na tayo ay nagpapahalaga sa ating buhay, nagpapahalaga sa ating pananampalataya, sapagkat itong mga gawaing katulad nito, itong disposition na ito, ang magsasalba sa atin sa oras na tayo ay lugmok dahil sa ating mga panghihina at karamdaman. Narinig natin sa unang pagbasa ang kalungkutan na siyang nagdala ng sakit sa hari
Dahil sa kanyang nagawang kasalanan at pagkakamali, inuusig siya ng kanyang budhi. Dahil sa kanyang mga maling ginawa, dahil sa kasalanan na kanyang pinagsisisihan. Narinig din natin sa mabuting balita ang tila baga curiosity ng mga Saduceo at mga kaaway ng ating Panginoong Jesus na sa malawak na pagtingin ay pwedeng tingnan bilang sakit na nagdala sa kanila para manatiling matigas ang puso at nawalan dahilan upang mawalan ng paniniwala at pananampalataya sa daladalang kagalingan ng ating Panginoong Jesus. Yun ay ang walang iba kundi ang paniniwala sa muling pagkabuhay. Dahil sa kanilang disposisyong ito, hindi malayo na sila ay nanatiling may sakit, kung hindi man katawan, ay kaluluwa. Dahil hindi sila naniwala sa daladalang mabuting kaligtasan ng ating Panginoong Jesus, lalo na sa kanyang turo hinggil sa muling pagkabuhay. Mga kapatid, pwedeng ganito din ang disposisyon natin sa buhay. Pwedeng katulad ng mga Saduceo, katulad ng mga eskriba, o katulad ng haring matigas ang puso at nagkasala, maaring ganyan ang marami sa atin. Maaring hindi tayo aware na tayo ay puno ng sakit kung hindi man pangkatawan ay pangkaluluwa. Kaya ang pagkakataong ito ay ibinibigay sa atin ng Panginoon upang lumapit tayo sa Kanya at hingin ang biyaya ng malalim na pananampalataya. Kung meron tayong sakit pangkatawan, nandyan si Santo Padre Pio para mamagitan sa atin. Nandyan ang mahal na ina upang tulungan tayong mailapit sa Panginoon at kamtin ang biyaya ng kagalingang hindi lamang ng pangkatawan, kundi lalo't higit ng pang-isip at pangkaluluwa. Ang sakit, mga kapatid, ay hindi lamang sa katawan. May mga sakit na hindi natin nakikita o may mga sakit tayo na hindi nakikita ng iba, pero malaki ang epekto sa buhay natin. Ang ilan siguro sa inyo hanggang ngayon ay hindi pa makamove on sa mga taong umabuso at sinamantala ang inyong pagiging mabuti. At hanggang ngayon ay galit pa kayo na marahil ay siyang nagdadala sa inyo upang sa tuwing maalaala ang ganong karanasan ay tumaas ang BP o sumama ang pakiramdam o matakot na harapin muli ang iba't ibang hamon sa buhay. Iba't iba tayo ng konteksto, pero lahat tayo ay nangangailangan ng pagpapagaling ng Panginoon. Kaya hingin natin sa umagang ito ang pagpapagaling through the intercession of Saint Padre Pio upang maibalik ang kalusugan ng ating katawan, ng ating isip at ng ating kaluluwa. Sa gayon, lumago hindi lamang ang appreciation natin sa buhay, kundi lumago ang ating pananampalataya at tayo ay makinabang sa muling pagkabuhay na daladala ng ating Panginoong Jesus na siyang muling nabuhay. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatinibig.
ibig nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ginugunita ang pagkilala sa kadakilaan ng Mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang Mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka kung may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang laparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluan natin. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mahal na Birheng Maria ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso at iharya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Tayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula
man pastol ka, nagmamahal sa kawa. Inakay sa lunti ang pastula, tupay hanap mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, na sa'yo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking moot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan na inyong mga mahal sa buhay. Buhay na yumao, buong buwan po natin ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye ng ating Pilgrim Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at sa iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Bukas po, araw ng Linggo, ay dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Magkakaroon po tayo ng prosesyon ng banal na sakramento pagkatapos ng misa sa ika-anim ng gabi na susunandaan ng banal na oras. Kayo pong lahat inaanyayahang makiisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo po ang lahat. Atin po ngayong isasagawa ang liturhiya ng pagpapagaling tuwing araw ng Sabado. Atin pong hihilingin hindi lamang ang kagalingan ng sakit nating pangkatawan, lalo't higit yung pinagmumulan ng ating mga sakit, ang sakit pangkaluluwa at pangisip. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, tayong lahat ay hihingi ng kanyang pamamagitan at ng mahal na ina upang tayo ay pagalingin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipobaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Atin po ngayong dadasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit.
Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong biyaya. Sa banal mong pangalan, hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon ay ating isasagawa ang pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas at mga iba pang gamit na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong ipagdadasal ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yun na maon nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong